Good morning, everyone. Ayan, luto tayo ng ulam natin for tonight. Nag-ano ko ng adobo. Ay, adobo. Ng tinula. Tinulang manok to. Maya, maluto na to kasi kanina ko pa to mga siguro sang oras sa tong aking tinula. Kasi gusto ko malambot yung kanyang ano, yung tinula ko. Kaya isang oras na yan dyan. Naantay ko lang maluto tong aking sayo tapos papatayin ko na siya. So, yun yung aming ulam po. Tingnan ko nga kung anong lasa nito. Kasi ayaw ni Jowa ng maalat eh. Ayaw ko rin ng maalat. Medyo matabang siya pero okay na to. Bahala na siya mag-add ng asin. Hindi pala asin. Ano ba yung maalat? Parang hindi masarap yung luto ko ngayon. Kasi matabang siya eh. Ayaw ko kasi damihan ng ano, ng asin. Kasi mahirap na. Hindi talaga, matabang talaga siya mga shots. Hindi ko alam kung dadagdagan ko siya ng patis or si Jowa na maglalagay sa kanyang plato ng patis. Kasi ayaw ko yung ayaw niya ng maalat. Ayaw ko rin ng maalat. So, yung tipong tama lang malasahan mo yung ano yung asin niya. I think lagyan ko siya ng isang patis mga shots. Kasi medyo matabang nga talaga siya. Mga shots, nilagyan ko na siya ng patis. Nilagay ko na rin yung aking siling mahaba at saka yung tawag nito, spinach. Spinach nilagay ko kasi walang daon ng sili, walang malunggay. So, spinach nilang. At least meron tayong gulay na dahon-dahon. So, papatayin natin yan maya-maya and we will eat. Inantay ko lang si Jowa na dumating. Kasi nandoon sa kanyang site. And, ayan na, pinatay ko na. Maya-maya, kain natin mga shots. Hindi siya maganda tingnan dyan kasi madilim. Pero, masarap yan. Masarap eh. Kaso hindi masarap talaga. Niloloko ko lang kayo. Ay, naglalaba ako. Tapos na siya. So, punta na tayo dito sa ating loob. Ay, kapakita ko yung aking magaling na anak. Ano yung magaling kong anak? Grabe yung ano ko. Ay, nga pala. Tanong ko pala. Kasi first time kong masis, diba? Tapos yung anak ko, mga more than a month na. Yeah, more than a month na. Tapos yung aking chan, malaki pa rin talaga siya. Parang hindi siya bumababa. So, kaya, ang ginawa ko, bumili na ako ng, ano, ng Sammy J. Makikita yung atin dyan. Ayan yung Sammy J, oh. Para magpawisan yung aking chan. Tingnan natin kung bababa talaga siya. Kasi magdadalawang buwan na yung anak ko. Tapos yung chan ko, nandyan pa rin. Parang feeling ko, ano siya, mayroon pa rin siyang anesthesia. Kasi yung pagpisilin mo yung balat niya, hindi mo maramdaman yung sakit. Yun yung nararamdaman ko ngayon. Di ko alam kung kasama ba to sa ano, sa pag-healing or ayun, di ko maintindihan. Kaso nga lang, wala pa rin naman akong ano, wala pa akong menstruation. Di ko rin alam kung kailan ako magkakaroon ng menstruation after ng aking CS. Anyway, ito yung aking batang makulit, oh. Ang ganda ng tulog niyan, di ba? Diyan lang talaga yan siya natutulog mga shots. Katabi namin siya matulog. Ako dito, sa Jowa dyan, siya sa gitna. Kasi dapat natutulog yan siya sa kanyang crib. Dahil nga CS ako, hindi ko siya mabuhat-buhat noon nung maliit pa siya. Kasi medyo malalim yung kanyang crib paglagyan ko. Tapos CS ako, hindi ko siya masyadong maabot sa pababa pag ilalapag ko siya. So, nasanay na siya na nilalagay namin siya sa tabi. So, ngayon, nasa tabi na talaga siya. Hindi siya nagki-crib na. Walang useless yung crib namin doon sa kabilang kwarto. Hindi siya nakakaano doon. Hindi siya nakakahiga doon. And, hindi nasanay na siya dito sa amin. Katabi namin siya matulog. Siya yung gitna. And kagabi, Diyos ko niyo marimar, buong gabi. Natutulog man siya, natutulog lang siya sa ano ko, sa kamay, sa dibdib ko, pag ilapag mo, umiiyak. So, kagabi, wala kaming tulog hanggang kaninang umaga. Umabot ng alauna ng hapon bago siya nakatulog. Grabe yung puyat ko. Hilong-hilo na ako. So, ayan o, ngayon tulog-tulugan siya. Tapos mamaya dyan siya mag-aaborido.
Ang galing din tong anak ko. Talagang gusto niyang pagpuyatin yung kanyang mga ano, yung isa. Hindi mo masahan yung jowa ko magbuhat dito kasi nga mainit yung katawan niya pag nagbubuhat siya sa anak ko. Dalawa sila naiirita. So hindi siya pwedeng magbuhat. Talagang ako lang yung nagbubuhat sa kanya pag pinapatulong ko siya. Wala akong katuwang. Ay, may katuwang pala ako. Ayan, katuwang ko. Ito yung ganyan yung buhok mo, Col. Yung katuwang ko pag hindi siya, wala siyang sumpong din. Ay, tapos ngayon tulog siya. Oras pala natin ngayon, alas 9 na, Col, no? Yes. 9 o'clock na. Magna 9 o'clock, 4 minutes before 9 o'clock. So, ayan, matutulog na siya. Mamaya na naman siya mag-iirita. Tapos yung kanyang laruan kanina, binili ko to. Online. Hindi niya nagustuhan. Kasi masyado na siyang mahaba. Ang ulo niya nandoon na sa may happy, tapos yung kanyang ano dito, medyo malayo na. Mahaba tong batang to. Mukha na siyang maliit, pero mahaba siya. Mahaba yung mga bias niya. Nagmana sa tatay niya. Buti nila nagmana sa tatay niya, hindi sa nanay niya. Charot. So, ganyan. Ang galing-galing ng anak ko. Di ba? Zoom in natin. Zoom in. Di ba? Ang galing. Tulog pa more. Tapos later, iyak pa more. Kailangan ko matulog mamaya kasi paghahandaan ko yung kanyang pagising. Ay, Diyos ko, Diyo Marie, kakaiba to yung anak ko magwala. Ay, Diyos ko, maubos talaga yung pasensya ko. Muntik niya talagang maubos. Yung nanay, mahabang pasensya ng nanay, pero muntik na talagang maubos kagabi. Ay, kanina pala umaga, kasi mostly, nag-change yung kanyang sleep routine. Minsan, tulog siya ngayon. Tapos, nagigising siya ng madaling araw. Tapos, natutulog na naman. Lately, mga 2 days ago, abay, natutulog siya sa dibdib ko lang pag hawakan mo siya. Pag ilapag mo siya, umiiyak. Tapos, pag umaga, doon siya gising. Kung kailan kami patulog, kasi nasanay na rin mga katawan namin na natutulog kami sa umaga. And, dahil nga sa sobrang init din, mas magandang matulog ng umaga kaysa gabi. Kasi, grabe yung init pag umaga, tipong naglulusob ka, ano ba? Nagsusuob ka ng ano, ng tubig na mainit, sa grabe sa init. So, umaga, gising kami paggabi. Ay, pag umaga pala, tulog kami, tapos paggabi, gising kami. So, ganyan yung aming sleep routine ngayon. Anyway, yun lang ating ano, yung mga shots, pa-flex ng aking bibing makulit. Ayun ang mga shots. Kain tayo. Kain ako ng maaga. Mayit. Nauna lang kumain kasi juwa. Hindi para makakauwi. Sabi niya, kain na lang ako. Sabay sana kami. Bilisan ko lang pagkain ko mga shots kasi nagigising na naman yung anak ko. Good timing talaga siya. Pagkakain ako, nandoon siya nagigising. Mabilis ang kain lang to. May kakain din naman ako ulit. Malambot yung aking ano, yung aking lutong manok. Ang sayo ko. Namiss ko yung adobo ni ate. Namiss ko yung adobo ng chicken. Masarap kasi yung ate kung mag-adobo ng chicken.
Ayan na si Magaling. Si Magaling namin na baby, nagising na siya. Say hello. Say hello, Ward. Okay, ayun na. Grumpy na naman siya. Eh, gusto niya na mag-didi. Ah, oh. Video mo na bago didi. I don't cry. They're watching you. Oh, sige. Ganyan po umiyak yung baby. Ay, nako. Okay, okay. Something blocking. This one? Very good. That's a good job, baby. Nag-burp na yung aming baby. Good job. Kasi pahirapan na mag-burp eh. Buti na lang, nag-burp siya na sarili niya. Burp. Yeah, hold on, baby. Hold on. Good pa, hindi na kumahirapan mag-ano karga sa'yo. Pag magpapaborp ako sa kanya, talagang mabutas ng oras minsan. Kasi ang hirap niyang pa-ano, pa-burp. Ngayon nagkusa siya, nabusog yata siya sa ano niya, si Rungso niya. Kaya nagkusa siya mag-burp. Say hi to them. Say hi, Shad. Good evening, everyone. I'm here. I'm here, not grumpy. Look, look at you. Look at you in the camera. Oh, what are you looking? Look at the camera, baby. Wait lang, wait lang. Kasarap mong lamutakin. Mag-kiss-kiss ng iiyak ka. Malapit-lapit na tayo dyan. Nangigigil ako. Gusto kong lamutakin sa kakakiss. Kasi lang, maliit pa eh. Maliit pa na malaki na. Ang bilis lumaki yung mga bata. Tignan mo natin, ang liit-liit mo lang, baby. Ngayon, tignan mo. Ang haba na ng paa mo. Ang bigat niya na din. Baka next time pagpunta natin sa doktor, ano ka na? 6 kilo. Kasi dati, last time pumunta kami, 5.3 na siya. So baka pagbalik natin doon, 6 kilo ko na, baby. Kasi bilis po rin, ano, puro ka milk. Hindi na ako masyado nag-ano ngayon, nagpo-formula. Minsan na lang pag gutom talaga siya. Minsan, ginagawa ko yun paggabi kasi pag matutulog na kami, mas maganda na mabigat yung kanyang tiyan. I mean, full siya. Kasi ano kasi yung gatas ko, ano lang siya, madali kasi siyang madigest. So, minsan, pinapainom ko yung formula. Pero, it's not that much. Minsan na lang, siguro sa isang araw, isang nakaka-isang formula lang siya. Okay, dalawa. Yun na yung pinakamadami. So far, so good. Yung breast milk ni mami, minsan kulang sa'yo, minsan sobra naman. Wala pa tayong napapump ni isa, naubos na kagahapon. So later, we will try to pump para meron tayong stock ng ating baby. Ayan na. Look at yourself, baby. One day you will see yourself. That's how you look like now. You're almost 2 months. 1 month and 3 weeks. 3 weeks you. Look at you. Yourself. Wait lang, baby. Let's see. That's my baby, Ayana. See. Hi, everyone. Say hi, everyone. My name is Ayana. Ang cranky girl ng Pilipinas. Tumatawa-tawa ko masyaw. Nag-smile siya. Parang ano?
ay nagkakaan na pala siya ng ano, gusto niya nang tumayo. Yung feeling mong yung paa niya, binubuhat niya na talaga yung katawan niya. So look at them, say hello to them. Hi! Say hello, hello titas! Lahat ng nanonood sa'yo, yung titas. Say hello titas! Hello world! You want the baby, you will see this video. And you say, wow, that's how it look like! That's how I look like! You look at you! Kamukha siya ni Jowa, wala akong ambag. Ang ambag ko, yung gender mo. Yun lang yung ambag ko yata. Tingnan mo naman yung mukha mo. Ako yung naghirap sa'yo ah. Wala akong ambag. Antok na naman siya. Oh. Antok na yan. Antok na yung baby namin. Sige. Say hello to them. Oh, show your dimple. Show your dimple to them. Come on. Ano ba tinitingnan mo dyan? On the side. Wait lang. Ayaw ko ng mga shots. Nakakagawit na. Higa na tayo, higa. So, my baby, it's all good now, baby. You had your milk. You had your vitamins. You're full. All good, right? All good, right? Oh, good ang baby na yan. So, no more crankiness. No more? We'll just have a good night tonight. Sana may good night tayo tonight. Huh? Well, good night naman siya pag gabi. Kaso lang cranky siya pag umaga. Kasi that was a time na we're going to sleep. Right, baby? Ayana? Right? Oh, nandiyan ka na naman sa pwesto ng pihing mo. My baby is flat head like mother. Sa lahat pang nakuha, ang pihing pa talaga yung nakuha mo sa akin. Ano? Yung kapihingan mo pa talaga yung kinuha mo. Wawa naman yung baby ko. Lagi kong inano yung kanyang ulo. Sana maano pa, ma-fix pa natin yung kapihingan mo. Kasi ang tsaka pag pihing, yung mama mo, yung ulo niya pihing. Kaya hindi ako nakapagtali ng buo kasi tsaka tingnan, flat na flat yung aking right side. Yung nakuha niya rin sa right side din talaga. Yung kinuha niya na kapihingan ko. Kaya ganyan tsura niya ngayon. Kasi yan yung favorite niyang spot. Dati-rati, nung 1 month pa siya, sabi ko, ang galing naman na baby ko. Hindi siya flathead, bilog na bilog yung ulo. Tapos, after a week niya, pansin ko na, ay, bakit nang, ano nangyari? Bakit naging pihing tong anak ko? Nagigilty ako kasi sabi ko pa naman, ang ganda ng ulo niya, parang excited ako na lagyan siya ng mga tali, ng design, kasi yun yung aking ano din. Magaling ako dun sa mga mag-design-design ng buhok ba. Ipit-ipit, ganyan-ganyan. Paano na ngayon yung kumpihing? Hindi na ako excited mag-ano. Magtali-tali ng buhok mo kasi pihing ka naman. So we will try to fix your head kung ma... Ano pa natin yan? Mafi-fix pa natin yan? Mabalik natin sa ano? Kasi sabi ng mga pinapanood ko sa YouTube, massage lang. So, yun yung ginagawa ko sana. Kasi malambot pa daw yung kanilang ulo hanggang, if I'm not mistaken, mga ano yata, mga 6 months. After that, medyo na, ano na yung kanilang ulo, matigas na. Ngayon, malambot pa. So, hopefully, mafi-fix natin yung kanyang pihing baby, no? And, mabilog pa natin yan kasi ang tsaka pagpihing yung ulo, baby. It doesn't look good. Baka anuhan ka pa ng mga kaibigan mo one day. Mabuli ka pa sa kapihingan mo. Huwag naman sana, baby, no? We will try to fix it, okay? And we will ask Dr. Quack Quack when we go back to ano to the clinic. Kung anong pwede natin gawin dyan. Kasi mayroong parang sa panapanood ko ulit, sa YouTube, meron silang specific na helmet para mabilog yung ulo. So, I don't think makaka... Hindi ko alam kung kasi sabi sa ibang bansa lang daw yun. Ako kung mayroon dito sa Pinas, pero sabi naman sa video, mayroon naman daw ibang mga ano matawag niyan, mga hospital na may ganun na helmet talaga para sa flat-headed. Like this baby girl. You're flat-headed like mother.
Ay, nako. Nagigigil talaga ako. Medyo guilty ako talaga dyan. Yung tipong ngayon nagpupuyat na ako para iikot-ikot yung ulo mo. Nagpupuyat na ako para magising ako tapos ikot yung ulo mo, baby, para ma-fix natin yung ulo mo. Kasi hindi pwedeng pihing tayo, baby. Magiging Miss Universe ka pa naman. You are my Miss Universe Philippines candidate. One day, ilaban natin yan. Love you, baby. I love you, my baby. Ayan, at yung kitty. Kitty. Smile, baby. Give them a smile. Smile. Come on. Where's your smile? Smile. No smile? No? Ayan na, baby. Ano ba tinitingnan mo dyan? Bakit ang pangit ng video natin dito, baby? Medyo dark ka. Wait nga lang. Antok mo siya. ang laki na kanyang damit. Yung damit niya pang 6 months na tumanga siya. Tama lang sa kanya, pero meron pa siyang kunting luwang. Kasi yung mga damit niyang nabili ko, hindi man lang niya nagamit lahat ng newborn yung damit. So, nasayang lang lahat. I mean, hindi naman nasayang kasi nandiyan naman. I mean, hindi niya nasuot. Ang cute pa naman, hindi na niya masuot. Ito pang 6 months na ito niyang damit. Nakalagay sa likod 6 months. Umagkas siya na sa kanyang 6 months. Medyo maluwa nga lang. Pero tamang-tama na. Ayan. Matutulog na yan siya. Kasi lumalamig na. Lumalamig na, baby. Diba yung aircon? Okay. Say goodnight to them. Goodnight po, mga shot. What's wrong? What you want? Oh no, this can't be good. Milk time? You want my milk? You want mama's milk? Yeah? Are you going to sleep now? Baby? Okay, I'll give you my milk. Say hi to everyone first. Hi everyone, say hi. I'm going to sleep now because I'm cranky. Ay, alis na nga tayo. Alis. Goodbye!